The title of our sermon this evening is How to Go to Heaven Alive. Gusto po ba ninyo ito, mga kapatid? Do you want to be in heaven? Do you want to go to heaven alive? Actually, this is the study of being born again through baptism and the promises of God, mga kaibigan. So before we start, I would like to invite you to please bow down your heads and let's pray. Our great God, eternal Heavenly Father, once again, we would like to thank you so much for the privilege of coming to you in prayer. We would like to thank you also for the privilege that we can study your words. May you please be with us, cleanse us from all of our unrighteousness, and please guide us in every step as we continue to learn from your words. In a special way, O Lord, we would like to pray for Sister Juliet. She is having problem right now. She is in the hospital. May you please do to her what is best according to your grace. Lord, thank you so much for everything. We pray through the blessed name of Jesus Christ. Amen. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, how to go to heaven alive? I know, lahat po tayo ay nangangarap o nag-aspire sa isang magandang kalagayan. Di po ba? Lahat tayo ay gusto na mapabuti ang ating kalagayan. Hindi lang tayo, pati ang ating pamilya, yung ating mga kasama sa buhay, mga kaibigan, at lahat ng mga malalapit po sa atin. Gusto natin na mapabuti yung kanilang kalagayan. So this time, we will talk about how we can get closer to our God. Alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, I was looking at the meaning of the word baptism and I was shocked because according to Merriam-Webster Dictionary, this is the meaning. I wonder how in the world was this meaning originate. Ang sabi po dito sa meaning ng baptism, according to Miriam, a Christian ceremony in which a small amount of water is placed on a person's head or in which a person's body is briefly placed under water. So ako po hindi makapaniwala dito sa akin pong nakita na ito. So I was shocked, mga kaibigan, mga kapatid. Because I think this is not the real meaning of the word baptism. So baptism is an ordinance immediately instituted by Christ in Matthew chapter 28 verses 19 and 20 and designed to be observed in the church. Alam po ba ninyo ang sinasabi ng Matthew chapter 28? Mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi po ay magsihayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at ituro nyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. So, baptism or baptisma simply means to immerse in water. It's not just a small amount of water, but to immerse. Kasi yung salitang baptism, galing yan sa Hebrew word, baptizo, to immerse, ilubog. At yun po ang halimbawa na itinuro ng ating Panginoon. Simply because it also symbolized dying from sin and being buried with Christ through His death. Kaya parang inilulubog ka, tinatabunan ka ng tubig, nangangahulugan na ikaw ay inililibing kasama ni Kristo. So it's not just a small amount of water. It is being buried or immersed into water. And according to Acts chapter 2, verse 47, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily, such should be saved. Ito po ay may kinalaman sa pagliligtas ng Panginoon. Pinag-aralan natin before, when you accept Jesus Christ's invitation, wala kang gagawin, just accept, and you will be justified. Sa pamamagitan ng baptism, you will be justified as if you did not sin. And then after that, syempre,
kinakailangang ipamuhay yung katwiran ni Kristo. Ano po? So dito, dinadagdag sa iglesia ang mga naliligtas. Araw-araw. Yan po ay lahat ng mga tumanggap sa Panginoon through baptism. Okay? So, maaring itatanong ninyo mga kapatid, how baptism starts? Paano po ba ang pagbabaptize nagsisimula? Okay? Sapagkat iyan po ay napakahalaga, we want all of you to undergo this process because this is very much necessary in order to gain heaven. Ano po? So, how baptism starts? Paano ba siya nagsisimula? Step one, you have to hear the words of Christ and believe. Katulad ditong ginagawa po natin, mga kaibigan, mga kapatid, we are preaching the word of Christ. This is not my words, this is the word of Christ, and we have to preach these words so that the listeners may have faith, may develop faith in Christ. Ang sabi po ng Roma chapter 10, verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So ito pong pinag-aaralan natin, lahat ng binabasa nating mga talata, this is the word of Christ, mga kapatid. So that the people who listens may establish faith. So importante yan. You have to hear the words of Christ and believe. That's number one. Ang sunod naman, mga kapatid, ang lahat ng dumirinig ng salita ni Kristo at nagsisisampalataya ay kinakailangan namang maintindihan nila yung kanilang pagiging makasalanan at pagsisihan ito. So the second step is to repent or magsisi. Bakit? Importante yung magsisi, mga kapatid. Because kung hindi ka magkakaroon ng pagsisisi, ibig sabihin, hindi mo pinagsisisihan yung iyong mga kasalanan, paano mo nga ito ihingi ng tawad? Paano mo ito iiwanan? Ano po? At paano ka magkakaroon ng panibagong buhay kung ang mga kasalanan ay patuloy pa rin na nasa iyo? Okay. So kinakailangan pagsisihan yan. Kapag nakita natin na tayo makasalanan sa harap ng Panginoon. So yung salitang repent, mga kapatid, ay galing po yan sa Hebrew word. Unang ginamit yan sa Hebrew na ang ibig sabihin ay shub. Is most generally employed to express the scriptural idea of genuine repentance. Pag sinabing genuine repentance, mga kapatid, ay talagang ikaw ay sa abot ng iyong makakaya sa pagpapasakop mo sa Panginoon ay hindi mo na gagawin muli kung ano man yung nagagawa mo pagkakasala. So that's genuine repentance. It is used extensively by the prophets and makes prominent the idea of a radical change in one's attitude towards sin and God. Ano po? Ang mapapansin nyo dyan, mga kapatid, yung salitang radical change in one's attitude towards sin. Pag pinag-usapan kasi yung kasalanan, mga kapatid, at hindi ka namumuhi sa kasalanan, and then paulit-ulit mo siyang gagawin, this is not the right kind of repentance. Ano po? So, again, yung salitang shub, ito po ay nag-express o nagpapakita ng ideya ng isang tunay na pagsisisi. Ano po? Importante yan. Una, magkaroon ng tunay na pagsisisi. The word shub, it implies a conscious moral separation and a personal decision to forsake, no? Talagang iiwanan mo yung kasalanan. A personal decision to forsake sin and to enter a fellowship with God. So yun yung kanyang itinuturo. Kinakailangan maging conscious tayo doon sa mga ginagawa natin. Particularly kung ito'y kasalanan, we have to beware and we have to forsake. Mga kapatid, mga kaibigan. So yan yung ibig sabihin ng repentance o ng shub sa Hebrew. Ang sabi ng Jonah chapter 3 verse 10, nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa na sila'y humiwalay sa kanilang masasamang lakad,
nagbago ang isip ng Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinasabing gawin niya sa kanila o gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. So if you will remember the story of Jonah where he was assigned to go to Nineveh, ano po? Kasi yung mga tao doon ay mga masasama at kinakailangan nilang bigyan ng warning. At ito po ay sabi ni Jonah ay talagang agugunawin ng Diyos ang Nineveh kapag ka hindi sila nagsisi. So naniwala naman yung mga tao doon sa Nineveh bagamat sila ay masasama, and then they turn away from their wicked ways. At sila po ay ang sabi diyan, humiwalay sa kanilang akad. Aba, yung punishment na dapat ay ipapataw ng Panginoon sa kanila, binawi. Talagang ang Diyos ay naawa. Hindi niya ginawa yung sinabi niyang gagawin niya sa kanila sapagkat nakita ng Diyos yung kanilang pagsisisi. Kaya maganda mga kapatid na kapag tayo'y nakaunawa ng pabalita ng Panginoon, kapag tayo'y nakakita ng katuwiran, at nakita natin yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon kung ano tayo, na tayo'y mga masasama, makasalanan, ay kinakailangan tayo po'y magsisi at iwanan natin yung pagkakasala. So yan po ang ikalawang pamamaraan, ano po, yung tinatawag nating repent or repentance. Ito pong New Testament Greek, no? Mababasa naman natin yung salitang repent sa salitang metaneo, mga kapatid, metaneo. Ang ibig sabihin naman itong metaneo, express the true idea of spiritual change implied in a sinner's return to God. So yung isang makasalanan, bagamat siya'y magsisisi, iiwan niya yung kanyang kasalanan, pero meron pa siyang gagawin. Babalik siya doon sa Diyos. Okay? Iwan ang kasalanan, pagkatapos, babalik sa Diyos. Napaka-importante po niyan. Kasi ang Panginoon lang ang talagang makapagbabago sa ating mga likas. And if we are not going to God, so how can He transform our lives? Ano po? So importante na tayo ay, o ang isang makasalanan ay babalik sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay naanyayahan ng Panginoon na tayo'y manumbalik sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat Siya ang unang umibig sa atin, mahal Niya tayo, Siya ang lumikha sa atin, Siya ang nagligtas sa atin nung tayo'y nagkasala. So ang ating magagawa mga kapatid kapag nakita natin ang pag-ibig na yan ng ating Panginoon ay yung tinatawag na metaneo. True idea of spiritual change imply in a sinner's return to God. Tayo'y manumbalik sa Diyos. May tinatawag din mga false repentance mga kapatid. Itong false repentance na ito sa Greek naman ay metamelomai. Okay? It expressed the emotional aspect of repentance that may generate into a mere remorse. Parang nagsisi ka lang, pero hindi ka bumalik sa Panginoon. So kulang at pinutol mo na yung ginawa. Although naramdaman mo yung pagsisisi, yung remorse, pero hindi ka naman lumapit sa Panginoon upang humingi ng tawad. Okay? So like Judas' way of repentance, so regret, remorse, but not in a sense of abandonment of sin. Yan. So meron dalawang klase yan, mga kapatid. Baka tayo'y mahulog dito sa kabilang klase na ito. Na oo, naintindihan natin na tayo nagkasala, nagkaroon tayo ng remorse. Pero ang masama dito, ito'y tumitigil at hindi ito nagpapatuloy sa paglapit sa Panginoon. This is false repentance, mga kapatid. Ipinagpapauna ko na po sa inyo. If what you are hearing tonight will not lead you to come closer to God, although it may lead you to repent from your sins, this is false. Kinakailangan, kung ikaw ay magsisisi, manumbalik ka sa Diyos. Yun po ang tamang paraan ng pagsisisi, mga kapatid. So, tuloy tayo. Sabi po ng Mark chapter 1 verse 15 na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So itinuturo din ito kahit ni Apostol Marcos, mga kapatid. Kinakailangan magsisi at manampalataya
sa Ebanghelyo. Itong ating pinag-aaralan, this is the gospel of salvation. And this is an invitation by God so that we can have a closer fellowship with Him, we can forsake sin, and later on, we can have eternal life. Ano po? So, kinakailangan pala ay matindi yung pagsisisi. And then, this is the third one, be baptized. Importante ito. Kung napaka-importante ng pagsisisi at meron pang maling klase ng pagsisisi kapag hindi ito nagbunga ng paglapit sa Diyos. No? Higit na mahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, itong pangatlo. This is be baptized. Because ito po yung magseselyo na talagang ikaw ay mapapatawad at iiwanan mo na yung mga dating mga kasalanan. Kumbaga ay aalisin na yun, kakansel na yun ng Panginoon. Sabi ng Gawa, chapter 2, verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? So itong mga nakarinig sa preaching ni Peter, mga kapatid, sa Acts chapter 2, noong day of Pentecost, mga kapatid, ay talagang nagulat sila at nabagabag sila at nakita nila yung katuwiran ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila yung Espiritu Santo, mga kapatid, and they ask, mga Ginoo, anong gagawin namin? So humahanap ngayon sila, mga kapatid, ng aksyon na kinakailangan makalapit sila sa Panginoon. Napakaganda ng kanilang inquiry, mga kapatid, anong dapat namin gawin? I hope you are also asking the same question in your mind, mga kapatid, mga kaibigan. Anong dapat namin gawin? At sa verse 38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ayun. So, meron pa tayong nakikitang additional dito. Magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at tatanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. Ito po ay importante na kinakailangan ang banal na Espiritu ay manahan sa atin. Because if you will just forsake sin and then you will not come to God, you will not undergo baptism, and so the Holy Spirit will not dwell. You will not receive the gift of the Spirit. So babalik lang uli in the later on, babalik lang uli sa pagkakasala because yung proseso ay hindi po nakukumpleto. Imagine ang Panginoon natin si Jesus Christ, He did not have any sin. Ano po? Sa kanyang buong buhay, tinukso siya sa iba't ibang mga pagkakataon, sa iba't ibang mga paraan, and yet, siya po ay hindi nagkasala, but still he undergo baptism para maging halimbawa natin, mga kapatid. After he was baptized, ang banal na Espiritu in the form of dove ay lumukob sa kanya and a voice from heaven ay narinig na sinasabing ito ang sinisinta kong anak. Even Jesus Christ undergo baptism. So tayo bilang mga nagmamahal, kung tunay tayo nagmamahal sa ating Panginoon, it is a must for us to undergo baptism. John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So yung salitang maliban, mga kapatid ko, sa English yan ay unless, it also means this is the only way. There is no other way, mga kapatid ko. Nung makita natin, maunawaan natin ang pangako ng Diyos, higit sa lahat, yung langit na bayan at buhay na walang hanggan na kanyang inaalok sa lahat ng magmamahal, you cannot attain that promise unless, napakaganda po nito, ano? Unless ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. This is the passport
for us to go to heaven, mga kapatid ko, mga kaibigan. So kaya ating ini-insist ang bagay na ito sa isang tao na kung siya ay nagdadalawang isip sa pagpapasakop sa Panginoon, ay kinakailangan mabasa niya ang talatang ito. At ang madalas na nangyayari, ang kaaway ay patuloy na pumipigil sa desisyon ng isang tao upang siya ay mag-undergo ng baptism na ito. Pero ang Panginoon, siya naman ay patuloy na hinihimok, ang Espiritu ay patuloy na humihimok sa kanya. At nasa kanya ang pagpapasya. Kaya po napaka-importante na ang tao po ay mayroong matibay na pananalig at pagpapasya na magpasakop sa Panginoon. Ano po? Importante yan. At kinakailangan talaga, pinaglalaban po yan at pinagpapasyahan. Okay? So when a person is baptized, ano po ba ang significance o ang ibig sabihin noon? Sa ibang mga talata, katulad sa Roma chapter 6 verses 3 and 4, o hindi ba ganin yung nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ganyan. So kapag ang isang tao ay namatay o nabautismuhan, ang ibig sabihin nito, siya po ay kalakip ni Kristo na namatay. Kung paano si Kristo ay napako sa krus at inilibing, tayo'y ganun din sa pamamagitan ng bautismo. Ang sabi pa dyan, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So importante talaga ito, mga kapatid, mga kaibigan. Talagang dito ay kasama tayo ni Kristo. Di po ba ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? So itong katawang salarin kinakailangan mamatay, nakasama ni Kristo at malibing nakasama ni Kristo. Sapagkat ito lang po yung paraan upang makapagsimula tayo sa bagong buhay nakasama ang Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon, binigyan tayo ng halimbawa at binigyan tayo ng pinakitaan niya tayo ng wagas na pagmamahal even up to the extent of dying on the cross. This is the universal display of God's love towards men. Ano po? Kaya tayo po na nagmamahal sa Panginoon ay nagpapasakop din naman sa Kanya sapagkat nauna na tayong inibig. And this is the fact of His love. The proof of His love, mga kapatid. Okay. Romans chapter 6 verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang masama o makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na maging alipin pa ng kasalanan. So importante pala ito, mga kapatid, na tayo ay kasama ni Kristo na ipinako sa krus at yung katawang makasalanan na nananahan sa atin ay mawala ng bisa at tayo ay huwag nang maalipin pa ng kasalanan. So meron na tayong kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon na paglabanan yung pagkakasala. Meron na tayong kakayahan sa tulong ng Panginoon upang iwasan at iwaksi ang kasalanan. So yan po, napakagandang kaloob yan, mga kapatid ko. At kinakailangan lahat natin yan. Sa pamamagitan ng baptism, mga kapatid, may mga bagay na kinakailangan tayong maunawaan. Hindi sinabi ni Kristo ang ganito. Ang tumanggap ng bautismo ay yayaman. Okay? Hindi sinabi ni Kristo yan. Pero pwede niyang ibigay base sa inyong pagtatapat. That is the possibility. Ang tumanggap sa bautismo ay hindi nadadanas ng problema. Hindi sinabi ni Kristo yan, mga kapatid ko, mga kaibigan. Ang tumanggap ng bautismo ay hindi dadanas ng problema. Wala tayong mababasang ganyan. Bagamat, ito ang sinabi ng ating Panginoon. So dumanas man tayo ng problema,
palagay ko okay lang. Sapagkat meron naman tayong kasama. Meron tayong katulong sa pagresolba ng mga problemang ito. At sinabi ni Kristo, okay, Luke chapter 10 verse 20, Christ did say, inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So that is the very very reason kung dapat na kung paano tayo dapat magalak. Sapagkat ang ating mga pangalan ay inilalagay o itinatala sa aklat sa langit. Matthew chapter 28 verse 20, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So meron kang kasama, meron kang companion, meron kang tagapagtanggol dahil si Kristo ay kasama mo. So napakaganda, ito po ang sinasabi ng Panginoon na siya'y kasama mo hanggang sa katapusan ng panahon. Pero pupwede ka rin magkaproblema. Ano po? In fact, yung mga alagad, nagkaproblema rin naman. Yung iba nga ay naging martyr. Ano po? Pero ang importante, ano't ano man ang mangyari sa kanila, ang mahalaga ay ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Mayroong kaligtasan sapagkat sila po ay nagpasakop sa Panginoon. At gaya rin naman natin, kung tayo magpapasakop sa Panginoon ng kaligtasan, ay ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Luke chapter 23 verse 43. Ito pa, Christ did say, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon, ikaw ay kakasamahin ko sa paraiso. So napakaganda nito. This is another assurance that a person who accepts Jesus Christ will be in heaven someday when Jesus comes. Yeah, sinabi niya talaga yan doon sa isang magnanakaw na nakapakong kasama niya. Ano po na nagsisi, nagbalik loob sa kanya, sabi ay, sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay kakasamahin ko sa paraiso. Jeremiah chapter 33 verse 3, ito pa ang sinabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. So again, meron kang karamay. Merong magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin, mga kapatid. Isaiah chapter 58, verse 11. Pangako ng Panginoon ito. At papatnubayan ka ng Panginoon. At masisihan ang iyong kaluluwa sa tuyong dako. At palalakasin ang iyong mga buto. At ikaw ay magiging parang halamang nadilig. At parang bukal na ang tubig ay hindi nauubos. Mga kapatid ko, mga kaibigan, gusto po ba ninyong subukan ng Diyos? Subukan niyo siya. Kung gaano niya kayo mamahalin. At kung paanong mahal na mahal niya kayo noon pa. Lalo pa ngayong kayo'y nagpapasakop sa Kanya. Kayo po, ang lahat ng mga pangakong ito ng ating Panginoon ay mapapa sa inyo. Sapagkat kayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Mark chapter 16 verse 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, dito merong option. Meron tayong kumbaga ay A and B situation. Sumampalataya ka at mabautismuhan ka, maliligtas ka. Sapagkat ang Panginoon ay talagang nagliligtas. Pero ang hindi sumampalataya, delikado, mga kapatid, mga kaibigan, because punishment is what awaits those people who did not or who will not believe. So, saan tayo? Alin ang ating side na kukuhanin? Okay? Yung nagmamahal sa atin na magliligtas o yung ayaw natin sa kanya na mayroong pagpaparusa? Ano po? Sapagkat ang parurusahan naman ng Panginoon, mga kapatid ko, ay yung kasalanan. Aalisin niya. At yung masama, yung promotor ng kasalanan. Pero kung ayaw ng tao na umalis dun sa pagkakasala at maligtas sa pamamagitan ng pagpapasakop doon sa alok ng Panginoon, ay talagang walang magagawa ang Panginoon kung hindi makakasama siya. No, isasama niya doon sa mapaparusahan sapagkat ayaw ng kaligtasan. And John chapter 3 verse 16,
ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang lahat ng mga pangakong ito, mga kapatid, ay nagko-collaborate para sa ikabubuti ng mga tao na nagmamahal sa kanya at gustong tumanggap sa Panginoon. Okay. Revelation chapter 22, verse 14. Mapalad ang nanghuhugas o naghuhugas ng kanilang damit. Ito po'y karakter. Upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Naalala nyo kagabi, pinag-usapan natin yung 12 pintuan doon sa City of God. So mapalad daw ang nanghuhugas ng kanilang mga damit. This is kanilang pinaputi yung kanilang damit na nagre-represent sa kanilang karakter. At sila'y magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ito po yung ipinagkait kay Adan nung sila'y magkasala. Ano po? At ito'y ibibigay muli sa mga taong nagbabalik loob sa Panginoon. At magkakaroon sila ng karapatan na pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Napakagandang pangako nito, mga kapatid. Okay? Mark chapter 9, verse 1. Sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. So ito po ay applicable sa mga taong mabubuhay in the end times, sa maaaring sa panahon natin, na kung tayo madadat ng buhay ng ating Panginoon na nagmamahal sa Kanya at tumutupad sa Kanya mga utos, napakaganda sapagkat hindi na tayo patitikimin ng kamatayan. Kung papanong si Elijah at si Enoch ay dinala sa langit, kagaya ng pinag-alala natin, na hindi nakatikim ng kamatayan, gayon din ang mangyayari sa mga tao sa huling panahon na darat na ang buhay ng ating Panginoon na mga nagmamahal sa Kanya. Of course, mga kapatid. So, the final gathering. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the one end of heaven to the other. No? Matthew 24, verse 31. And they shall come from the east and from the west and from the north and from the south and shall sit down in the kingdom of God. Napakaganda nito. So mapasa atin nawa itong mga pangakong ito, mga kapatid. At nakakalungkot naman kung hindi mapapasama sa mga pangakong ito. Kaya ang panawagan ay magbalik tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Lumapit tayo, magsisi tayo, magpabautismo tayo. At ang lahat ng mga pangakong ito, mapapasa atin. Bagamat andyan pa rin, habang nabubuhay tayo sa sanlibutan ito, pwede pa rin tayo magkaproblema, maghirap, o kung anuman. But still, ang pangako ng Panginoon, selyado para sa atin. Ano po? Huwag lang tayong bibitaw, mga kapatid ko, sa paghawak sa atin pong Panginoon. So matapos ninyong maunawaan, I hope, no, na internalize po ninyo ang mga pangakong ito, ang mga pinag-aaralan natin. So matapos ninyong maunawaan ang pabalita ng Diyos tungkol sa bautismo at ang biyaya ng mga pangakong dala nito, nais mo bang tanggapin ang inaalok na kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo? So napakagandang tanong po nito. You are calling to action, mga kapatid, mga kaibigan. So sa lahat po na nagnanais tanggapin at makasama ng Diyos sa langit na bayan at sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, maaari po ba ninyong i-type ang salitang I am willing to be baptized in Jesus' name? Ano po? Para sa ating mga kaibigan, na kung kayo po ay nagnanais na tanggapin ang biyaya ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon, ang first step, ang iyong passport, papunta doon sa langit na bayan, kindly comment, I am willing to be baptized in Jesus' name.